Mula kay sa iyong araw, mga kapatid, mahalaga to. Nagsalita daw ang Diyos patungkol kay PBBM. Huh? Mga Pilipino hinihimok na makinig ayon sa Biblia. So meron daw propesiya, mga tol, ang Biblia patungkol sa ating presidente. So ito ibigyan natin ng reaksyon, syempre commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bilang isang Pilipino, mga tol, syempre ito ay may kinalaman sa ating bansa. Dapat may pakialam tayong lahat dyan. Pero bago natin ito simulan, hinihikayat din kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay SIA o sa iyong araw, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong to. At syempre, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video kung saan ay nagbibigay tayo ng ating komentaryo, opinion at reaksyon sa mga bagay-bagay, sa mga issue at ibang mga topic, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno. Ito yung ano, last na video inilabas ng mga kalaban. Sapagkat walang kapamahalaan, hindi mula sa Diyos. Ayaw nila paniwalaan yung sa tenge. Kala mo magbabago yung tenge. Gusto talaga nila yung ano eh. Hair follicle. Biruin mo sila nag-akusa, gusto nila yung inakusahan nila magpapatunay. Tinde, no? At ang mga pinuno na naghahari sa kasalukuyan ay dinalaga ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapamahalaan ay sumasalangsang sa utos ng Diyos. At ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap sa kanilang sarili ng... Tingnan nyo to ha. Yung dito ni PBBM labas. Yan o. Kitang-kita nyo, yan o. Itong may mouse, yan, ito yung mouse. Ayan, tingnan nyo rito, labas. Ito, papaloob. Malabong magbago yan, mga tol. At saka kung sinasabi nilang 2012 yan, hanapin ninyo yung picture ni PBBM sa Google. May Google naman kayo eh. Hanapin ninyo kung kailan siya nagkaroon ng ganyang hairstyle. Mas iba ang buhok niya noon. Ang baduy. Anyway, wag na lang natin mapansinin to. Tuloy na lang natin tong video. Kahulan. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, hindi may tatanggi ang pagkakahati ng opinyon at damdamin ng mga mamamayan patungkol sa pamumuno ng ating mga pinuno, partikular na ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kritiko at oposisyon ay patuloy na nag-aakusa at mababatikos habang mailan na tila uhaw sa kapangyarihan at handang gawin ang lahat upang makamit ito. Yung mga taong bumabatikos, kahit na anong positive o kahit na anong magandang gawin ng taong kinaayawan nila, wala silang ibang makikita doon kundi bad side. At kung may mabuti mang gawin yon, hahanapan pa rin nila ng butas para masira yon. Ganon sila ka-desperado na makuha yung kapangyarihan, mga tol. Yun naman talaga kasi ang gusto nila eh. Wala silang pakialam sa bayan, wala silang pakialam sa bansa. Ang totoo, kung may pakialam sila sa bansa, hindi sila gagawa ng kahit anong bagay na maaring mag-divide sa kaisahan ng mga Pilipino. Diba? Wala silang gagawing mga bagay na sisira sa ating bansa. Kung talagang may pakialam sila, mga tol, ha, sa bansa natin, hindi nila pag-aaway-awayin ng mga Pilipino. Diba? Kaso makikita mo eh, sa hakbang nila, sisiraan nila yung presidente para mag-akla sa mga Pilipino. So ano mangyayari sa Pilipinas kung tayo ay walang pagkakaisa? Madali tayong pasukin, madali tayong masakop ng mga bansang gustong manakop sa atin, mga tol. Ang gusto lang talaga nila, makarating sila dun sa pwesto na may kapangyarihan sila para magawa nila lahat ng gusto nila. Ganun ang talaga layunin nila, pagmamahal sa bayan, sa mga Pilipino, wala silang ganun. Tuloy natin. Sa gitna ng kaguluhan at pagkakahati-hati, ating tignan ang pinapanggit na ating Panginoon sa kanilang kasulatan patungkol sa bagay nito. Ano nga ba ang pinapanggit ng Biblia at mga turo nito para sa ating Pangulo, pati na rin sa mga mamamayan, at para sa ikauunlad ng ating bansa na may alituntunin ng pagkakaisa, pagkalang at pagmamahal sa ating kapwa. Halika at itong pag-usapan, mga kaibigan. Okay, mga kapatid, ang ginagawa natin ay nagbibigay ng reaksyon, komentaryo, opinyon, kritisismo. So hindi tayo laging sang-ayon. Minsan may mga kinokontra tayo sa iba't ibang mga YouTuber. Nagbibigay kasi tayo ng sarili nating opinion. Kaya naman, pwede nyo rin akong kontrahin sa pamamagitan ng comment section. Kung hindi kayo sang-ayon sa sinasabi ko, well, may iba-iba tayong paniniwala eh.
Kung kayo naman ay sang-ayon din naman sa kung ano man ang pwede kong sabihin, pwede rin naman kayong mag-agree. Comment lang kayo sa ibaba. Alright, tuloy na natin to. Sinasabi sa Romans 13 verse 1 to 2, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno sapagkat walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pinuno na nagahari sa kasalukuyan ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapamahalaan ay sumasalangsang sa utos ng Diyos, at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap sa kanilang sarili ng kahatulan. Ang paalalang ito mula sa Biblia, mula sa ating Panginoong Diyos, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkalang at pagsunod sa ating mga lider, sapagkat sila ay inilagay sa kanilang posisyon ng ating Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyanong Filipino, tayo ay tinawag na magkaisa at magtulungan, hindi lamang para sa ikabubuti ng ating sarili, kundi pati na rin sa ating bayan. Sa gitna ng mga hamon, ang pagkakaisa, ang paggalang sa ating mga pinuno ay mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Ang Pilipinas ay Kristiyanong arkipelago. Ang mga aral ng Biblia ang batayan bilang pagiging isang Pilipino. Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga pinuno at sa ating bansa. Mahalaga talaga ang kaisahan, mga tol. Sa kahit saan mo dalhin yan eh. Sa pamilya, pinakamaliit na bahagi ng lipunan, mga tol. Sa barangay, sa syudad, sa lalawigan, sa bansa mismo. Diba? Kapag walang pagkakaisa, walang kapayapaan talaga. Ganon din kahit sa mga religion, diba? Kailangan igalang mo yung leader mo. Igalang ninyo yung pinuno mo. Diba? Ito naman, sa ating bansa naman, total, ito naman ang pinag-uusapan natin. Walang kinalaman ng relihiyon, diba? Ang ating bansa, mga tol, meron inihalal ang mga taong bayan, diba? Ngayon, ang hakbang naman ng mga ganyan, nakikita natin, is kung para sa bayan, suportahan. Kung hindi para sa bayan, pwede kang magsalita. Meron naman tayong malayang pananalita eh. Pero hindi to the point na ibabagsak mo siya. Diba? Susuportahan mo kung ano yung mga bagay na mga proyekto niya na makakabuti sa bansa. Pero kapag meron silang mga desisyon, meron silang mga bagay na sa tingin natin ay hindi maganda, pwede tayong magsalita. Diba? Pwede tayong magbigay ng opinion at saloobin natin. Pero hindi to the point na mawawalan na ng halaga yung lahat ng nagawa niyang mabuti kasi ang gusto mo alisin siya. 'Di ba? 'Yun ang pangit doon, mga tol. Tapos kukuha ka pa ng mga taong magiging susunod sa iyo, makikisama sa iyo, magrarally para guluhin yung ating gobyerno. 'Yun ang mali, mga tol. Ang Biblia ay puno ng mga talata na nagtuturo tungkol sa pagkakaisa. Sa Ephesians 4 verse 3, sinasabi nito, magsikap kayong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Biblia talaga ang gabay natin, mga tol eh. Ang pagkakaisa ay hindi lamang isang simpleng pagtutulungan. Ito ay isang banal na utos, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, ipinapakita natin ang ating pagtalima sa kalooban ng Diyos at ang ating pagmamahal sa Kanyang simbahan. Sa Colossians 3 verse 14, sinasabi naman, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang pag-ibig ang siyang nagtutulak sa atin upang magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Basta para sa kabutihan, kailangan mo talaga makipagkaisa. Pero kapag ang panawagan ng isang pinuno, panawagan kang tao na nakatataas, is alam mong labag sa kautusan o sa kalooban ng Diyos, hindi mo kailangan makipagkaisa. Kailangan mas mananaig yung kalooban ng Panginoong Diyos kesa doon sa sinasabi ng leader. Diba? Kahit nga sa nanay mo eh, kahit nga sa tatay mo eh, diba nakalagay sa Biblia, mga tol, igalang natin ang ating ama't ina. Diba? Igalang natin ang ating ama't ina. Pero ang sinasabi ng Diyos din, eto, sinasabi rin mga kapatid sa Bible to ah, sabing ganon, ang umiibig sa kanyang ina o sa kanyang ama ng higit kesa sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ibig sabihin lang nun, mga tol, oo, ando doon ang utos na igalang natin ang ating ama't ina. Pero
kung ang pag-ibig natin sa ama't ina natin is hahantong na sa paglayo natin sa ating Panginoon, eh hindi na rapat 'yon, mga tol. Hindi na nararapat. For example, ang utos sa iyo ng nanay mo, kasi alam naman natin, mga tol, merong hindi mabuting magulang. Ang utos sa iyo ng nanay mo, ba't ka pupunta sa church? So, samba-samba ka pa. Halika, maglinis ka na lang sa bahay. Mga ganong utos, mga tol, hindi mo dapat sundin yung mga ganong utos. Yan na, igalang mo ang iyong ama't ina, don't get me wrong. Pero kung ang utos niya, mga tol, is magpapalayo sa iyo sa Panginoon, hindi mo siya nararapat sundin. Kasi dapat, ang iibigin mo is yung Panginoon o ang ating Panginoong Diyos. Ating Panginoong Hesukristo din, syempre, ang kanyang bugtong na anak, di ba? Kesa sa utos na magpapalayo sa kanila. So, isinample ko lang yan ha. Pagdating naman sa leader, yamang oo, tama, itinalaga ng Diyos kung sino man ang leader natin, mga tol, pinahintulutan siyang maupo dyan. Kung ang nakikita natin, mga tol, is para sa kabutihan, makipagkaisa tayo. Pero kung hindi, hindi para sa kabutihan at alam ninyong hindi talaga para sa ikagaganda ng bansa, pwedeng hindi ka makipagkaisa, mga tol. Ganon. Ito ang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit at handang maglingkod sa kapwa. Lagi dapat nating gabay ang Bible. Hindi tayo pwedeng maging sunod-sunuran lang sa kung ano sinasabi ng mga tao. Kailangan lagi nating maging gabay ang Bible. Kapag ang inuutos is alam naman nating hindi nakalalabag sa utos ng Panginoong Diyos, sumunod tayo. Pero kung ang inuutos ng leader, alam naman nating labag sa kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat makapagkaisa. Ano pang example? For example, mga tol, utos ng Bible, ang pinagsama ng lupa ay huwag papaghihiwalayin. Ang pinagsama ng langit ay huwag papaghihiwalayan ng lupa. Ibig sabihin, mga tol, bawal na bawal sa Panginoong Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa, di ba? Eh kaso ang gobyerno natin inaprubahan ang diborsyo, kailangan ba natin makipagkaisa? Hindi. Di ba? Hindi. Halimbawa, sinabi ang lalaki ay para sa babae. Dapat sila lang ang ikakasal o sila lang dapat ang magkakasama. Eh kaso inaprubahan ng gobyerno ang pagsasama ng same-sex marriage o yung ganong mga bagay, kailangan ba makipagkaisa? Hindi rin. Dapat laging ando doon yung gabay ng Bible, mga tol. Yan, nililinaw natin sa inyong lahat. Ang paggalang sa ating mga pinuno ay sa rin sa mga aral na tinuturo ng Biblia. So Romans 13 verse 1. Igalang natin as long as yung inuutos nila, yung pinapagawa nila isang ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat ang nangingibabaw lagi ay kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng leader. Tao yan eh, nagkakamali din yan. Linaw na sinasabi, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno sapagkat walang kapamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pinuno na nangaghahari sa kasalukuyan ay itinalaga ng Diyos. Ang ating mga leader, kabilang na ang ating Pangulo, ay itinalaga ng ating Panginoon Diyos upang gabayan tayo. Bilang mga Kristiyano, responsibilidad natin ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanila bilang tanda ng ating paggalang sa ating Panginoon Diyos. Basta laging naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, walang problema 'yon. 'Di ba? Nagbigay na naman tayo ng sample kanina. Bilang mga Kristiyano Filipino, may natatangi tayong papel sa pagpapanatili ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Sa Philippians 2 verse 3-4, nakasulat, huwag ninyong gawin ang anumang bagay dahil sa pagkakampi-kampi o dahil sa kapurihan ng sarili, kundi sa kapakumbabaan. Ipalagay ng bawat isa ang iba na lalang mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa ang kanyang sarili lamang. Pag sinabi ng leader, huwag niyong suportahan yan, ganyan yan, sinisiraan niya, tanong, maayos na leader ba yon? Magandang leader ba yon? Diba? Gumagawa siya ng pagkakabahabahagi, gumagawa siya ng pagkakakampi-kampi. So, ano saan ang pagkakaisa doon? Eto, good thing ah. Si PBBM, mga tol, hindi natin siya nakitang gumawa ng ganyan. Diba? Never siyang nagsalita ng kasiraan sa kanyang kapwa. Kahit doon pa lang sa eleksyon eh. Diba? Eto, hindi natin sa kinakampihan na. Diba, tinanong nga sila ni Boy Abunda ba yung nag-interview sa kanila noon? Diba? Sabi niya, hindi daw siya naniniwala o hindi siya pabor sa negative campaign. Isa 'yun sa magandang halimbawa, mga tol, ng good leader, 'di ba? Yung ngayon, makikita niyo ang daming binabato sa kanya, bangag, ang daming binabato sa kanya, adik, ang daming binabato pati mga anak niya na damay. Nakita niyo ba siyang gumante? 'Di ba? Nakita niyo ba siyang nagsalita rin para magkaroon tayo ng pagkakabahabahagi?
kundi ang bawat isa naman ay ang mga bagay ng iba, ang ating kababaan ng loob at pagnanais na unahin ang kapakanan ng iba ay susi sa pagkakaisa. Dapat hindi natin sa maaaring bayan. Mahalin ang Diyos nang hindi minamahal ang ating kapwa at ang ating bayan. Sa unang Juan 4 verse 20, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang ating pag-ibig sa bayan ay dapat magmula sa ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa at paggalang sa ating mga pinuno, ipinapakita natin ang ating tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ay sa makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay ng lakas sa ating pananampalataya at pagkakaisa. Sa pangalawang Chronicles 7 verse 14, sinabi ng ating Panginoong Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag na aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking muka at talikdan ang kanilang masamang lakad, kung magkagayoy, diringgin ko mula sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, ipinapakita natin ang ating pagsuko sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang ating hangarin na magkaisa para sa ikabubuti ng ating bayan. Bilang mga Kristiyanong Filipino, may tungkulin tayong magpakita ng mabuting halimbawa sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, tayo ay nagiging ilaw na nagsisilbing gabay sa iba. Sa Mateo 5 verse 16, sinabi ng ating Panginoong Hesus, magpakita nga ng gayong ding kaliwanagan sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at magbigay kalulatian sa inyong Ama na nasa langit. Ang ating kabutihan at pagkakaisa ay nagbibigay daan upang makita ng iba ang kalulatian ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya ako proud ako sa sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kasi talagang makikita natin, ipinapakita naman niya sa mga social media. Do, kahit na kabutihan ang ipinapakita, talagang maraming galit, wala tayong magagawa sa kanila, doon sila masaya Pero yung kabayan ko, kapatid ko, 'di ba? Napakagandang gawain ng iglesia, yung pagbibigay ng mga tulong, relief good. Ang pamilya ay isa sa mga pangunahing unit ng ating lipunan. Ang pagkakaisa sa pamilya ay mahalaga upang magkaroon ng matatag na komunidad at bansa. Sa Efeso 6 verse 1-4, ang mga anak ay tinuturuan na igalang ang kanilang mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa kagalitan ang inyong mga anak, kundi iyong turuan sila sa saway at aral ng Panginoon. Tama. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at paggalang sa loob ng pamilya, nagiging mas maayos ang ating pamayanan. Yun ang unang utos na may pangako, igalang mo ang iyong ama't ina. Diba? Yung mga nagtutungayaw sa kanyang mga magulang, mamamatay ng walang pagsala, sabing ganun mga tol. Pero ulitin natin mga tol, nakasulat din sa Bible na ang nagmamahal sa kanyang ina o sa kanyang anak nang higit kesa sa akin mga tol ay hindi nararapat sa akin. Ando doon yung utos, pero may hangganan, may limitasyon yun. Kailangan hindi lumagpas kesa sa Panginoon mga tol. Ang pagtulong sa kapwa ay isang mahalagang aspeto ng ating pagiging Kristiyano. Sa Galatians 6 verse 2, sinasabi, magdalahan kayo ng mga pasan sa isa't isa at sa gayoy inyong ganapin ang kautusan ni Kristo. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal na siyang nagpapatibay ng ating pagkakaisa. Ang simpleng mga gawain tulad ng pag-abot sa nangangailangan at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad ay nagpapakita ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Ang problema nun, yung tulong na dapat para sa mga inabot ng kalamidad, kinukupit pa ng mga walang puso. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tinatawag tayong magpalaganap ng kapayapaan. Sa Mateo 5 verse 9, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, mapapalad ang mga mapagpayapa.
sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi isang estado ng pagkakaisa at pagkakasundo. Bilang mga Kristiyanong Filipino, dapat tayong maging instrumento ng kapayapaan sa ating pamilya, komunidad at bansa. Ang masakit nun mga tol, mga Kristiyanong Pilipino. Ay, kaso, andirito sa atin yung Filipino culture. Masakit man isipin pero totoong nangyayari mga tol, crab mentality. Naiinggit ang marami kapag nagtatamasa ang kapwa nila ng pagtatagumpay. Diba? Nagagalit sila kapag yung kababayan nila, for example, naka-receive ng ganitong achievement, ipopost sa social media. Sinasabi, bakit gusto mo pang ipost? Ang yabang-yabang mo, mga ganong mga bagay. Diba? Hindi naman siya niyayabangan. Kumbaga, nagiging proud lang. Sa atin nga, diba, pag meron tayong anak na graduate, summa cum laude, o kaya cum laude, papa-tarpulin pa natin yan. So, pagyayabang ba tawag doon? Diba, proud ang tawag doon, mga tol? Pero asan yung magiging pagkakaisa doon? Diba, kung ang ani ng iba, nagagalit tayo at parang naiinggit tayo. Anyway, ito yung tungkol na to sa Bible, mga tol. Ang balikan ulit natin, mga tol, yung tungkol sa ating leader, mga tol. Totoo, tunay, na kailangan nating makipagkaisa sa mga leader na nandiyan dyan kasi talagang pinahintulutan silang makaupo dyan, pinayagan silang makaumpo dyan, mga tol. Kahit sabihin natin yung leader na yan, hindi naman talaga sila perpekto, mga tol, no? May mga leader talaga na masasabi nating inilagay dyan ng Diyos, hindi para dahil sinusuportahan sila ng Diyos. Inilagay sila dyan ng Diyos, mga tol, para aral sa ating lahat. Diba? Para sa aral sa ating lahat yan. May mga ganong pagkakataon, mga tol. Pero kailangan natin makipagkaisa basta naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yun lang naman talaga ang kailangan. Dapat yung nakalagay sa Bible, yun ang ating magiging gabay. Hindi porket siya ang leader, kahit anong sabihin niya, susunod ka na lang para kang bulag. Diba? Sumusunod ka na sa tao nun, hindi na sa gabay ng nakapaloob sa banal na kasulatan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.